shine. We can make a dollhouse full of your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Ayan guys, this is the part 2 of my story of my life. Ayan. Dito na naman tayo sa aking story of my life, talang buhay. Ayan nga, nag-end ako doon sa aking first part. Yung part 1 is yung napunta na ako. Yung ginuha na kami ng nanay namin para makasama siya at maranasan siguro niya kung paano kung nandun kami sa kanya. Kasi nga, 16 years bago kami, ako, nawalay sa akin kasi binilang yung years kasi ako yung pinakamaliit, ako yung pinakabunso. So, 16 years na hindi ko siya nakasama. Sad to say that, hindi ko siya kilala. Nakilala ko lang siya ngayon, yung 2000 yun, nakalimutan ko na year. Basta, 16 years yung binilang. Tapos, ayun, nag-opera muna siya, nagpa-opera muna siya ng greeter niya bago kami dinalasak sa bahay nila. Yun, syempre, ayun. Dahil may pangalawa na siyang asawa, ang hirap pala. Doon ko na na-realize na mahirap pala. Mahirap yung makikisama ka sa ibang tao. Pero yung mga kapatid ko sa pangalawa, hindi sila mahirap pakasama. Syempre kasi kapatid namin yun eh. Kadugo na rin namin yun kasi nanay namin is iisa lang. Yung tipong dumating yung point na pahirap na ng pahirap yung sitwasyon. Pero nag-tiis kami ng ilang dalawang taon ba? Grade 5, grade 6. Ayun, dalawang taon po. Ako kami nag-tiis. Kasi sad to say po, yung pangalawang asawa ng nanay ko ay nananakit na yung tipong never ko naranasan sa tatay ko. Na sarili kong tatay na sinasaktan ako. Kami. Yung tipong dumating sa point na nag-aaral na kami. Grade 5, started grade 5. High school yung mga ate ko. Yung tipong pag nalalasing siya. Hindi namin alam, wala kaming kaalaman, walang sinabi yung nanay namin na ganun para siya pag nalalasing. So, ayun. Yung tipong bigla na lang siyang uuwi ng lasing. Tapos, yung tipong nagluluto ako that time, nagluluto ako sa kusina. So, yung tipong nakakatakot pala siya pag lasing. Grabe, para siyang monster. Promise. As in, alam yung monster guys na nagwawala. Tapos, grabe. Nagluto ako ng kangkong, yung adobong kangkong. Ang nantanda ko pa yung adobong kangkong na yun na niluto ko. Kasi wala kami ibang iba. Tipid na. Tapos, uwi niya. Ganun siya sa kusina. Anong ulam? Anong ulam? Ganun siya. Hindi pong, parang wala siyang pakialam. Tapos yung tipong, pag nung nakita niya yung kangkong, kangkong na naman! Sabi niya ganun. Alam niyo yung ginawa niya sa kangkong guys, habang kumukulo, hinagis niya sa akin. Yun that time, wala akong ibang ginawa kundi tumakbo. Tumakbo ako papalayo, pupunta ako sa, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta lumabas ako, nagpakalayo-layo ako sa bahay nila. Bahay ng nanay ko sa pangalawang asawa niya. Hindi ko alam kung saan ako dinalam pa ako. Tapos, ayun nga, nagtago ako kasi yung tipong that time is na tinatawag na phobia ako bigla, na phobia talaga ako. Nanginginig ako habang nagtatago sa isang lugar na madilim, tapos puro yung tipong walang yun, abandoned na bahay na hindi na nagawa, natuloy, parang ganun. Nandun na ako, hinanap na ako ng hinanap, iyak ako ng iyak. Tapos that time, mahirap akong kausapin, pero mahirap din pala ma-recover yun dahil yung tipong hindi mo naman, never mo siyang naranasan na ganun sitwasyon kasi nga lumaki ako sa tatay ko peace talaga as in yung tipong kami lang, masaya kami tapos yung tipong bigla kang masashock sa magiging new culture niyo na ganun pala ang sitwasyon doon. Hanggang sa ayun, natatak na nga sa utak ko na ayun, na phobia ako. Nalaman ko na ganun pala, naka-phobia. Kasi hindi lang siya nananakit. Naninigaw. Tapos hindi pong feeling niya pabigat kami. Pero
Ando naman yung ate namin, nakasuporta sa amin. Nakulat lang ako. Ayun. Hindi yung ate namin nakasuporta. Feeling niya nakabigat kami sa pamilya. Siya ang bumubuhay sa amin. Yung feeling niya yun. Iniisip niya yun. Ayun nga. Yung na-phobia nga ako, ayun. As in, nahihirapan talaga akong makabalik sa... Hindi po masayahin ako. Pero pinilit ko sa nag-aaral ako nun ng grade 5. Tapos yung tipong bawat kita ako sa kanya. Pero alam niyo guys, pag hindi siya lasing, sobrang tino niya. Hindi ko alam kung bakit siya ganun. Yun yung tanong ko, bakit parang kung hindi siya lasing, sobrang tino niya. As hindi po nakasmile, tsaka usap ko ng maayos. Ganun. Tapos pag lasing siya, parang siyang monster talaga. Sobrang ganun monster. As in, makakalim tulad mo sa monster. Kasi ganun siya eh. Yun yung pinapakita niya pag lasing. Tapos hindi lang yun, may another, ano pa. Yun yung mga naranasan ko, hindi ko makakalimutan talaga. Never ko nang na-experience yun sa totoo kong tatay. Tapos, bigla na lang mangyari yun sa hindi ko naman totoong tatay, na wala kaming kadugo, kahit isang dugo, patak ng dugo, wala kaming connection. Pero, that time, wala kaming magagawa kasi nandun na kami. So, we have to face the reality. Kumbaga, yun, yung reality na andun na kami, pagpatuloy na namin to, tiisin namin, naisip namin magkakapatid. Kasi hindi lang naman ako, pati yung ate ko. Yung ate ko na mag-aaral, yun ang high school, ayun. Hindi po, siyempre, hindi namin sila kilala eh. Kumaga, yung impression na nakita namin agad, yun agad yung impression na na-encounter namin, mahirap siya. Iniisip ko that time na, nakailang ano kami guys, hindi po nakailang layas kami sa bahay na yun, nakailang nag-rent pa kami ha. Dumapo kami sa point na nag-rent kami ng sariling bahay lang namin makakalita kung babae. Doon kami na, napunta kami sa point na yun na nag-rent pa kami para lang maiwasan namin sila. Yung mga babae kami, delikado kami pag siyempre lalaki yun, hindi alam. Pero bago nangyari yun, napagbuhatan ng step. Yung pangalawang asawa ng nanay ko, yung ate ko ng kami, grabe. As in, sinampalo siya. Hindi ko naman akalain na ganun. Nakayari na kasi, hindi namin bahay yun eh. Kung baga nakikitira kami, nakikisama kami. So, we just, nakisama lang. Tapos, nagtiis. Hanggang siya, ayun, nakapagtapos kami ng grade 5 ako. Mga ato is high school. Hanggang siya ng grade 6, ganun pa din. Ayun, nangabot yung point na as in magulo pa din. Hindi ko alam. Baka, hindi ko, inisip ko, ganito pala. Parang nagsisisi ako that time na bakit pa ako sumama sa nanay ko kung ganito naman pala ang mangyayari sa akin, sa amin, magkakapatid, di ba? Kasi yung sa tatay namin, wala kaming naranasan ganun. Hindi po sama-sama kami, mahirap kami pero masaya, masaya kami. Hanggang sa, alin, naging grade 6 na ako. Ganun pa din, ganun pa rin yung ugali niya, hindi siya nagbabago. So, sad to say. Hindi siya nagbago. Hindi po. Tiis na tiis pa rin kami. Super tiis na ginawa namin. Yung tiis na... Hindi po yung kung sa iba, hindi na kayang magtiis. Kung ba yung iba na give up na? Diba yung iba pag hindi na nakalaman yung problema, may ginagawang mali na hindi naman dapat gawin. Yun. Yeah. Yung point na yun, nagtiwala kami sa sarili namin na kaya namin to. Nalalampas na namin ito. Hindi po, graduate ako, nagka-honor ako. Nagka-honor ang mga ate ko. Wow, honor. Tapos, hindi po graduate kami ng high school. Siya, silang dalawa. Ako naman kasi sa grade 6, kumanda ko ng grade 6. Hindi po, mahirap ang buhay doon kasi. Graduate ako ng grade 6 kaysa. Mahiram ako ng sapatos. Sira pa yung sapatos. Graduate ako ng high school na pa akong graduation. Tapos hindi akong basa kasi umiilaw. Kasi yung nanay ko, sinamahan ako ng nanay ko pero sa late lang, nauna na rin siya. Nalit na kami, nauna po siyang umalis. Pero, okay na, wala naman na yun. Pero yung tipong, naaalala ko lang yung mga dati na, yung tipong, tiis ko ba, tiis ko talaga. Pero, sa awan ng Diyos, naka-ano ka, naka-ano ka, naka-ano namin, nalampas ako.
handa, kahit consistent tone, wala. Inisip namin yung tatay, inisip ko yung tatay ko that time na nakapakasumama pa ang sisisi ko, ganun. Pero that time is okay na. Yun, so happy to say that na nakagraduate kami ng ako ng grade 6, yung ate ko naman yung high school, na may mga honor naman kami, kahit paano, top mga ate ko, top 1, top 2, sa mga ako, top 7. Pero ganda na ko lang sa favorite number ko. Pero much better na yun. Ngayon sa grade 6, sumaduin na kami lahat. Hindi pong lumagwit ako. Kahit malungkot ako ng lumagwit. Pero naisip ko, thanks God. Salamat ng madami po, Panginoon. Ikaw po, yun dyan palagi at ginabayan kami. Kinaya namin lahat. Ang hirap. At ayun guys. That's all. And I hope you like this video. And ayan, konting iyak lang po. Ayun nga guys, I'm sad to say, pero yung asawa ng nanay ko na pangalawa is pumanaw na po siya. Dahil sa incident din nangyari din, siguro hanggang doon na lang siguro siya, so malangit na po ang kanyang kaluluwa. Sana yung tumahimik na po. Matagal na po taon na nabumanaw siya. Ayun nga. Okay guys, that's all. Sa mga hindi pa naka-subscribe and sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell all para like and ma-update ang aking mga new videos. Bye guys! Ingat! Yeah.